So, Mr. Mel, ang sabi ng Pangulo, dapat hindi politicized ang healthcare. Kaya recently, ay nag-distribute kayo ng 129 na ambulansya. Paano ko pinili kung sino yung makatatanggap? Ang target namin, lahat ng munisipyo, municipalities ang uunahin namin. We will prioritize about 1,600 or 1,700 municipalities all over the country. So far, we have reached already the 600 mark sapagkat we are hoping on the first half of the presidency ni Pangulong Bongbong Marcos, makakuha na kami ng 100% of the municipalities. No, so ngayon, nung binibigyan namin, they don't even know how to write or submit the documents kasi hindi sila naniniwala na mabibigyan sila eh. Pero ang nauna po ay tila yung mga vote rich o yung mga makapal ang bilang ng mga botante at Oh, yung hindi mga po. parang dating opposition bailiwick, ano, Bicol Region. Hindi naman po, hindi naman po. Yung nauna pong nag-submit. Yung nauna po kasi may requirements are about 4 documents na kailangan. No? Okay. So yung mga nauna po, po-process na namin kagad. All right. Magkano po ang halaga ng bawat ambulansya? About 2.2 million po per ambulance. Ang problema ng ilang mga kapos ng munisipyo, eh, meron nga sasakyan o ambulansya, wala namang panggas at wala namang driver o health worker. Well, totoo naman yan na kailangan talaga ng gas. Pero at the very least, kaya nilang i-move yung kanilang pasyente, yung kanilang constituent to the nearest regional health center or to the nearest provincial health center. Kaya nga hindi po pwede namin ibigay sa barangay dahil kuruin nyo na lang, wala ng resources sa barangay. But at least yung munisipyo, we need, kaya meron kaming agreement with them for them to include in their budget the maintenance and operation of this ambulance. All Kaya right. kailangan po namin talaga just commitment ng munisipyo na gawin po yun. All right. Ngayon, tila meron pang kaparis ito, ano? Yun hong parang announcement nyo na ang professional fees ng mga doktor ay sasaluhin na ng PCSO para sa mga indigent patients. Pakipaliwanag nga po, ano yung budget na nakaalat dito at magkano ang pwede nilang hilingin na tulong? Actually, it is the same budget. Kaya lang yung budget na binibigay namin nung araw is Maliit. only, does not cover professional fee and the room. Mm-hmm. So, since may universal healthcare na po tayo, in fact, galing din po sa amin ang pondo noon, 40% of our charity goes to PhilHealth, no? So, malaking natabas po sa charity fund namin, but that's okay. Kasi parang transfer lang naman natin yung function. So, you first go to PhilHealth, you go to DSWD, you go to DOH, no? Kung may local government unit, doon po sa hierarchy ng mga tumutulong, kami po ang last. Sasagot po namin ang huli. Ang napansin nga lang po na like nila ng mga congressman, most of the time, ang natitira na lang ay professional fee. Correct. So, eh kung nabayaran na ng PhilHealth and other agencies, kawawa naman yung pasyente, sila pa rin ang magbabayad ng professional fee. All So, right. Ang ginawa na ang pera namin ay now applicable. Pwede nang gamitin sa professional fee. So it's the same budget, pero yung usage niya, in-expand na namin. PM, meron ho bang limit yan? Ano yung maximum na pwede nilang hilingin na bayaran ninyong professional fee at room cost? Well, meron po kaming limit dyan per branches namin. Normally, it's up to 50,000. Pero, dati po, we are not allowed to pay. So that will be a lot. Ang susunod na lang po, kung hindi talaga ho magkasya yung aming ibibigay, pwede na po yun promissory note. Hirap din naman ng doktor kung wala naman siya talagang matatanggap. No? Most of the time, ito yung practice. Once we pay, no matter what amount sa professional fee, pumapayag na rin ho naman. Basta naman ho wag zero. Ayun ho ang experience namin. Okay. Ngayon, GML, ang atin hong parang suporta dito sa mga indigents, eh, paano ba pinipili kung talagang ikaw, ano yung mga prueba o dokumento na kailangan nilang isumite para sila mag-qualify? Last stop, sabi nyo, ang PCSO. Well, number one, may final billing. Okay. May final billing na. Mm-hmm. Number two, may certificate of indigency. Okay. Na may medical abstract, among others. So, apat lang naman po yun. And then a letter to us, ganyan. Mm-hmm. Hihingi sila ng tulong. Opo. Ngayon, yun yung suporta ninyo para sa PhilHealth at sa Universal Healthcare Law. Ano? Ang problema natin, ang PhilHealth, eh, meron ding actually indirect members support sa General Appropriations Act. Di ba?
liban dun sa galing sa inyo sa PCSO, hindi ho ba nag-duplicate, nag-triplicate itong mga pondo na to para sa healthcare at saka sa health support? Kasi pag tiningnan mo ang PhilHealth, wala silang benepisyo for ambulant care. Wala silang benepisyo para sa professional fees. At ang support value ng PhilHealth doon sa mga kailangan ma-confine ka, ano po, bago ka mabigyan ng makapag-draw ng tulong sa PhilHealth, eh sabi nila umaabot lang sa 30 to 50%, ibig sabihin out of pocket yung karamihan ng ginagastos sa ospital ng ating mga mamamayan. Paano ho yun? Hindi ba pwedeng i-consolidate itong mga pondo na to, kasi meron ang PCSO, meron ang PhilHealth, meron ang mga congressmen at parang natulungan ho. So sa totoo lang, parang hindi kapos ang pondo, kaya lang kalat-kalat. I agree. Pero I will not venture into that policy po yan. But you are very right. Nakita ko na po yan. In Okay. short, well, in short, pwede naman pala. Kasi andyan po ang time. But it's not for us to do that. That's a law na samsamin mo. And Okay. then, totoo yun. Ako rin, no, I have the same. Kasi kawawa naman yung indigent. Apply Right. here, apply there, apply here, apply there. Although, paperwork lang naman. No? But the fact is, mayroon naman pala. Oh, let me count thy ways. All right. Punta ka, huwag ka. DSWD, bibigyan ka. DOH, bibigyan ka. Si Mayor, bibigyan ka. And then si PCO, kaya nasisiro talaga. Correct. Mayroon experiences na si zero. And then, it begs the question, eh bakit naman hindi pag-isay na lang? Okay. That's my same question.